Ayun. So first, we have to discuss kung ano ba ang isang theory. Well, basically, dito sa subject na to, theories of crime causation, bakit nangyayari ang krimen? Pero dun muna tayo sa kung ano ang isang teorya. So theories are systems of ideas. Nabanggit natin to kanina, di ba? Pag sinabi natin system, it is comprised of different organs with a specific function. For example, your heart. Trabaho ng puso mo, kiligin. Tama? Hindi. Ang trabaho ng puso mo, magpump ng blood. Di ba? Tumibok. Kapag hindi na siya tumitibok, then hindi na siya nagpa-function ng tama. Wala na siyang pakinabang at that. And then, so in theories, it is a system of ideas. Ibig sabihin, madaming mga ideya na nagtatrabaho para makabuo ng isang konsepto. So in the most general sense, try to do two things. Dalawa ang trabaho o dalawa ang function ng isang theory. So first, they attempt to make sense of existing information. They try to explain why a certain thing is happening. Kaya nga, they try to make sense of existing information. The information is already available. They just try to explain why is it like that. So data and observations from the world around us are collected, analyzed, and condensed into a set of explanations. Second, theories use the explanations of existing phenomena to anticipate or offer tentative predictions of future observations. So isa pang function ng isang theory is to somehow predict or para kumbaga magkaroon na sila ng assumption kung ano ang magiging event in the future. Okay, so a purely descriptive account of past events holds little value if we are unable to extrapolate from these events what future events might occur. So, past events are the available data. Yun yung mga ina-analyze para magamit at present and for the future. Okay, so a good theory contains clear and relative simple propositions to guide understanding and explain phenomena. Yun na nga, para mapaliwanag ang mga bagay-bagay, mga nangyayari sa mundong ibabaw. So in many theoretical models, there is a certain linear logic. Linear means it came from the word line. So isang ganun lang siya, derecho. If A is A, if A, then B. So in fact, one criterion of a good theory is its ability to generate predictions or hypotheses. The notion of the relative simplicity of the propositions is not to suggest that they are easy to grasp. Rather, it suggests that the simple explanation for any phenomenon is often preferred. So, hindi porket madaming elements, madaming paliwanag ang isang theory ay magandang theory na siya. Ang isang magandang theory is explained in the simplest form. Okay. A theory that requires as many postulates as there are events has done little to help us to explain things. Ayun na nga. Mas madami kang sinasabi, mas hindi siya naiintindihan. So a good theory, konti lang ang sinasabi niya, pero straight to the point. Kaya nga, if A, then B. Straight lang siya. For example, ano bang theory na discuss na natin? Hereditary. Hereditary theories. Diba? Hereditary studies. Kung maalala ninyo, yung Kallikak family, yung Jukes family, tsaka yung Edwards family. Ang sinasabi lang doon, kapag ang ninuno mo ay kriminal, ikaw kriminal din. Yung mga magiging descendants niya. Diretso yung ibig niya sabihin. Ninuno mo kriminal, ikaw kriminal din na descendant niya. Kapag ang ninuno mo ay matinong tao, ikaw magiging matinong tao ka din. As proven doon sa mga families na yun, sa Jukes, sa Kallikak, and sa Edwards family. Okay. So other theories focus on accounting for possibilities that are not as directly predictable. These models assume that it is difficult to understand human nature sufficiently well to make accurate predictions about human behavior or facilitate specific changes. Instead, they identify factors such as personal context or circumstances
individual and collective meanings and relationships as contributing to but not determining human conditions and changes. So this means na ang tao kasi, ang pagiging tao, mahirap siyang intindihin dahil magkakaiba ang bawat tao. Alam niyo naman yun. We have different personalities, we have different backgrounds, magkakaiba yung pagpapalaki sa atin. Kaya nagiging magkakaiba yung mga personalidad, magkakaiba yung pagkatao natin. Kaya mahirap ipaliwanag sa isang paliwanagan lang. Mahirap siyang ipaliwanag sa isang teorya lang. Diba? Hindi naman porket ang mga ninuno mo ay mga kriminal, ikaw din kriminal. Yun yung sinasabi ng ibang theory. Kung baga kinokontradict kung ano yung sinabi doon sa explanation natin kanina sa hereditary studies. So may mga ganong theories. Okay, huwag kayong palilito ha. Sinasabi lang naman dito, ang isang teorya, ang isang theory ay ang isang tao ay mahirap intindihin. Pero sa gamit ng isang teorya ay maaari nating ma-predict kung ano yung magiging kalalabasan ng tao na to. Okay. But again, not all predictions comes true. Dahil maaaring magkaroon ng mga interventions, magkaroon ng ibang bagay para mabago yung prediction na yun. Okay? So currently, there is no best theory that fits all circumstances. Kasi nga, ang tao magkakaiba. Hindi maipaliliwanag ng isang theory ang buong pagkatao mo. For example, balik tayo dun sa hereditary studies. Kung yun ang pagbabasehan, bakit ako hindi naman ako criminal? I have ascendants who are criminals. May mga kamag-anak kaming addict. Pero nagbago na. Dahil naging addict siya, bakit sa generation namin, kumbaga wala namang addict. Ganun, hindi siya nasusunod, 'di ba? So no best theory. Wala na nagfi-fit sa lahat ng circumstances. So this course is designed to help you think about what a theory should do. Ano ba ang trabaho ng isang theory? Para saan siya? And how a theory can serve as a lens to explain ways of understanding and acting. Para lang mas magkaroon ka ng malawak na pag-unawa sa mga bagay-bagay, magkaroon ka ng mas maintindihan mo yung ibang tao, mas maintindihan mo yung sitwasyon ng ibang tao, kung bakit sila nagkaganon, kung bakit sila naging kriminal, kung bakit sila nakagagawa ng krimen. So regardless of how one frames the relationship between a particular theoretical construct and the change process, one of the most important issues governing theory application is the degree to which its constructs may be operationalized. So the ability to operationalize a construct enhances the utility of the construct. The construct means the idea, kung ano yung naisip, kung ano yung principle na nabuo, kung ano yung philosophy na nabuo. Stated another way, we need to be able to find ways to describe, observe, influence, and assess or measure the emergence or implementation of constructs for them to have much applied value in the business of helping people change. Kaya may mga theories para nga ma-describe natin, maipaliwanag natin, mas makapag-observe tayo, mas makapag-influensya tayo, at makita natin kung papaano natin mababago ang isang tao, specifically kung siya ay kriminal. We have what we call labeling theory. Kapag ang isang bata daw ay binigyan mo ng label, tinawag mo na ikaw bobo ka, wala ka nang mararating sa buhay, forever ka nang pasaway, yun ang tatatak sa isip niya. At kumbaga, ang mangyayari sa kanya, paninindiganan niya yung tinatawag sa kanya. O total, pasaway naman daw ako eh, di na ako papasok sa klase. Total, wala rin naman akong mararating sa buhay. Ganon. Ganon yung magiging understanding ng bata. Base yon sa labeling theory. Kasi nga, tinawag mo siya, binigyan mo siya ng label na hindi maganda, na pasaway siya. Ganon. So, if we
if we learn to understand different theories, if we learn how to apply them, then we can help people change. Then we can help criminals in such way. So another important facet of theories is their generalizability. This refers to the extent to which theoretical concepts may be applied in different settings. Kaya nga siya, generalizability, from the term general, pangkalahatan, panglahat, diba? So, this refers to the extent to which theoretical concepts may be applied in different settings. Kasi nga, para ito sa lahat, kaya different settings, for different people, or at different times. The more one can generalize from a theory, the broader its applications and general utility. Mas malawak ang theory, mas madami siyang ma-apply. Kung masyado siyang specific, doon lang siya pwedeng i-apply, doon sa specific circumstance na yon. So, hindi siya masyadong magagamit kasi hindi naman lahat ay magiging qualified doon sa specific circumstance na yon. But the more generalized, the more people where circumstances can be used and the theory can be explained with. Ayan. Okay, sige.